Magandang araw mga kaibigan ko. For today's vlog, matututunan niyong gumawa ng fried rolling egg recipe. Tara, halina, tikman niyo ang aking fried rolling egg recipe. Salamat! Magandang tanghali sa ating lahat. For today's vlog, mamimili tayo dito kung ano ang uulamin namin. Wala kasi kami pambiling ulam ngayon, kaya mamimili tayo kung anong uulamin. Ayan sila, oh, yung mga bantam. Sino uulamin? Kung yung mga bantam or ito si Bulik. Or kung sino kaya sa kanila ang pwedeng ulamin. Pero hindi ko yata sila kayang katayin. Itlog na lang. Pwede na ulamin ng itlog. Dahil maraming itlog ngayon. Itong isa, isang bugad, meron lima, yung isa mayroon tatlo. Ayun po. Meron din doon. Dito nakakuha tayo ng 8. Yung sa taas, hindi ko nakukunin yun. Yung itlog kasi yun ng itim. Naglilimlim yung inay na yun. Hindi ko nakukunin. Papipisa ko. Palilimliman ko na lang. Ayan, meron tayong 10 pirasong itlog na nakuha. Pwede na ito pang ulam. Ito na po ang ingredients ng ating fried rolling egg recipe. Carrots, chopped in cubes. Hot dogs, cut in cubes. At syempre, green peas. Sila ang pinaka main ingredients ng ating recipe ngayon ng araw na to. At syempre, hindi mo lang itlog dahil ito ang pinakabida sa ating recipe. Meron din tayong pamitang durog, asin, at saka ground cheese. Ngayon, pagsasama-samahin natin ang lahat ng ingredients. Una, maglagay tayo ng 1 kutsarang cheese. Then, lahat na natin, ilagay na natin ang lahat ng ricado. Yung carrots. Itong hot dogs. Yung green peas. Ilagay na natin lahat. And then, yung pamintang durog. Then, maglalagay tayo ng konting asin. Depende sa nais nating alat. Nais nating timpla ng ating fried rolling egg recipe. Ito, kumuha ko ng kaunti. Then, halu-haluin lang natin. Halu-haluin, paikot-ikotin natin. Actually, dyan ako magaling sa pagpapaikot. Yan ang yung ginagawa kong paghahalo. Pinapaikot-ikot ko. Kasi yan ang expertise ko, yung magpaikot. Then, para mas ma-creamy ang ating
recipe. Dagdagan pa natin ng counting cheese. Okay, tara. Ipirito na natin. Iluto na natin ang aking fried rolling egg recipe. Pag uminit ang ating kawali, lagyan natin ng kaunting mantika. Actually, itong kawaling to, kahit hindi na kailangan ng mantika, pero para makapagbigay ng mas masarap na panlasa ang ating recipe, lagyan natin ng kaunting mantika. Okay, paikot-ikotin natin. Pag uminit na yan, tara, simulan natin ang pagluluto. And okay guys, medyo umiinit na ang ating kawali. Ito, ganito lang yan. Simulan natin na ilatag natin yung ating itlog, mix na itlog sa buong surface ng kawali. Yung pinakamanipis lang na magagawa natin na mailatag yung ating itlog sa buong surface ng kawali. Ang daming mga nagtatalakukang mga manok, ang aking mga manok. Siguro nagagali sila dahil pinanguha ko na naman ang mga itlog nila. Okay. Ito, tingnan nyo. Yung buong surface ng kawali, bali, nailatag natin doon yung itlog. Then, after nito, pagka medyo luto na yung itlog, yung sa ilalim na hindi na mapipilas, pagka binaliktad natin, unti-unti natin siyang iroroll. Ayan, oh, kita nyo? Iroroll lang natin unti-unti. Ayun, nasundot, napilas. Pero walang problema yan kasi nasa bukaan na pa lang naman yan. Natatakpan yan. Then, itabi natin. Tulad nung unang procedure na ginawa ko kanina, inilatag ko sa surface ng kawali, then iroroll. Yun lang, ganito lang, napakasimple. Ganito natin mabibigyan ng arts ang ating simpleng pagkain. Kasi napakasimple lang sa magitan ng arts sa ating pagluluto, nabibigyang sarap natin ng ating mga kain, pagkain. Nagiging special na. Di ba? Ngayon, makikita nyo kung ano ang pinaka-finished product nitong recipe ito. Ayan. Medyo malapit na siya. Mag-half cook na hindi na siya mapipilas, iroroll na ulit. Ayan o, iroroll lang natin. Yan, para medyo maganda yung ano niya, yung form ng pagka-roll niya. Medyo ayusin din natin kasi may init pa yan eh. Mabilis pa yung ma-form sa kung anong gustong ano natin. Angulo, yung pinaka-smoothness ng ano niya. Ayun natin, pinapalo-palo ko yung ibabaw. I-roll lang natin. Ayun o, nai-roll ko na. Tingnan nyo. Maipo-form na natin yan. Actually, ang target ko ngayon is mabilog natin siya. Yung bilog na bilog talaga, pero mukhang mahirap yon. Kaya kung ano lang ang makayanan sa paggagawa ng fried rolling egg recipe. Ito guys, subukan nyo. Napakasimple, napakadaling gawin. Na ang simpleng torta, mabibigyan siya ng special. Makaaya-ayang tingnan, di ba? Yung makuha ka sa tingin, makuha ka sa tikim. Ito, pinaikot ko. Yan ang pinaka, ano, yan ako expert yung pagpapaikot. Kahit sa aking pagsasalita, minsan ang mga aking mga kausap, pinapaikot ko. Joke lang.
Okay guys, ito malapit na itong maluto. Then yung mga magkabilang tabi yan, i-cut natin para naman, para naman presentable. Maganda talagang tingnan. Actually, ang recipe to hindi lang magandang tingnan, kahit simple, napakasarap ang kainin. Once na makain mo to, isang beses mo lang matikman, lagi mo nang hahanapin. Yan ang sikreto ng kusinerong si Joseph Ariza. Okay, luto na to. Hanguin ko na. Okay, ready na. Malapit na, malapit na. Matitikman nyo na ang aking fried rolling egg recipe. Ito na siya guys, oh. Tingnan nyo. Ngayon, i-cut natin yung mga panabe. Para naman mas maging kaya-aya sa ating paningin. Sa pagkakat yun ito, dapat yung kutsilyo nyo matalas na matalas. Tsaka unti-unti lang para napakaganda ng pagkakahiwa. Ayun, tingnan nyo. Kita nyo yun, no? Dahan-dahan lang na napakatalas dapat ng kutsilyo. Maraming salamat sa mga manok na nagtitilaukan, na naging background ang aking vlogs. Maraming salamat din sa mga aeroplanong nagdadaanan, na nagiging background din ang aking vlog. Oh, hindi pala aeroplano yun. Helicopter. Okay. Slice na natin. Ayon sa nipis na gusto natin. Ito na guys ang finished product ng aking recipe. At ngayon kung nagustuhan nyo ang aking recipe, please like, share, and subscribe to my YouTube channel. Salamat! Huwag nyo na rin kalimutan pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na video.